Hello world, hello Philippines. So welcome back to our YouTube channel. Welcome to Lovely Seafarer Vlogs. So for today's video, ayun nga po ano, meron tayong update. So this is the special day dahil nga po, eto na, ayan na. So ready to travel na tayo, ready to embark na. So ano nga po ba itong pinatawag natin na dispatch? So for today's video, itatakal natin ngayon, pag-usapan naman natin ngayon kung ano nga po ba yung briefing and dispatch, okay? So ito nga po ano, pagpasensya nyo na dahil wala tayong magandang setup for today. So as you can see, ayan, andito na lahat ng mga documents natin. So before nga po, umalis ang isang seafarer, mga marino, marina, ano bang tawag nyo dyan sa mga yan, mga hindi, mga bossing. So ayan nga po ano, kailangan complete na po ang ating mga documents. So yung last po na ating video, nag-update ako dyan regarding sa pagkuha ng ating Chinese visa, di ba? Sa ating Chinese visa. So today, ito na nga, na-release na nga din po yung aking mga document wherein, ito na siya. Ayan! So during dispatch, ha, di ba? So during dispatch, ito nga po yung mga ipapakita ko sa inyo na video dito sa office, okay? So yung video natin na yan is kinapture ko lang kanina. So, tinake ko lang kanina para sa lang magkita nyo kung ano nga po yung mga kaganapan during dispatch and briefing. So, andito nga po na ipapakita natin sa screen ngayon na. So, ayan, makikita nyo dyan. Ayan nga po, no? Makikita nyo dyan madami talaga mga tao. And of course, sa ngayon, mahirap makapasok sa office nang walang appointment. So, dapat meron kayong appointment galing mismo sa inyong handler na kayo ay pinakapunta for dispatch. So, once na nasa office na nga po tayo, meron po silang ibibigay na ganito. Ayan, di ba? Ito yung mga documents na pinasa mo, yung mga original na documents na pinasa mo yung ikaw ay nag-a-apply hanggang sa pinaka-compile, I mean, hanggang sa pinaka-comply kanila ng mga documents, requirements na kailangan. So, ito nga po, ibabalik nila lahat sa inyo yan. Kasama na nga din po yan yung inyong visa, kung anong visa yung inyong pinakuha. I mean, kung anong pinakuha sa inyong visa. So, kasama na po talaga dito yung pinaka-kailangan sa immigration. Ito nga po siya. Of course, ito, kailangan na to. Yung ating passport, and yung ating CMAS book. And make sure na kung pinakuha kayo ng visa po ninyo is tamang-tama po yung ating details or information, lalo yung inyong spelling ng mga pangalan, birth date, passport number, and so on. So double check it para walang averya. And then next is yung CMAS book mo, yung inyong CMAS book number, double check mo yan. And eto pa, meron silang bibigay na ganito. Yung inyong letter of guarantee, kasi kailangan po yan sa immigration. Letter of guarantee, nandyan lahat ng inyong mga details, double check your name, then yung inyong ship, kung anong ship, kung kailan kayo aalis, CMAS book number, ayan, andito lahat, including your flight details, andito nga pa lahat, ano. Then, the next page is, meron din po silang ibibigay ng itinerary ng inyong flight, ayan, ng itinerary ng inyong flight, bibigay din po na yan ng inyong handler during your dispatch. And the next is yung inyong OEC. Itong pinaka-importante sa atin, yung ating Overseas Employment Certificate. Ayan. Then yung inyong POEA contract. So napaka-importante nga po yan. And nakalagay nga din po dito sa printed document na to yung inyong mga informations. So yung mga information, double check nyo dapat po is tama lahat ng inyong information na nakalagay dyan. Especially yung ating birth date, and then passport number, then lahat na po. Okay? So once na-idea na po ito, make sure na huwag nyo nang guluhin yung pagkasunod-sunod, kasi nga po, yan na po yung mismo ibibigay nyo, no? And pasensya nga po sa ating mga background dahil wala pa talaga tayo magandang setup for today's video dahil nga po, andito lang ako sa dorm ngayon. So, ayan nga po. After that, nakalakip din po yan yung ating POEA contract. So, i-keep nyo na po ito yan. I-keep nyo yan. Bibigay yan ng inyong handler. And then, pag okay na to, meron na din po dito yung inyong mga original document. Ibabalik po lahat yan ng company ninyo. Then, double check nyo kung complete po ba na nasa inyo lahat ng documents nyo. And yung ating letter of guarantee para sa mga female, mga seawoman. Ayan po, hindi po kayo mag-i-issuehan ng inyong letter of guarantee once kayo po ay juntis. So, kailangan po ng pregnancy test. That is serum. Serum na pregnancy test. Then, after that, siyempre, meron din po i-check po yung mga handler kung complete po yung mga requirements. Dahil hindi nga po kayo makakaalis once kayo nga po ay may kulang.
Okay. So, dapat meron din po yung ating mga ID picture, yung ating mga IDs, like yan. So, for sure, meron naman po silang checklist sa inyong company wherein i-check nyo po lahat yan kung complete na po ba talaga lahat ng inyong documents. Especially sa ating mga vaccines, tatanong ulit nila yan kung meron kayong mga booster and complete na po yan. Actually, wala pa po tayong video na gawa regarding sa ating mga vaccines. I hope meron tayong time, magkaroon pa ng time na makagawa tayo ng video about that. So, check nyo naman po sa ating channel kung ano nga po yung mga iba pang gusto nyo malaman. Okay? So, andyan nga po, ilalakip ko na lang po dyan. Then, tapakita ko na lang po dito sa screen kung ano nga po yung mga kaganapan sa araw na ito. So, yun lang naman po ang mangyayari sa dispatch. Babalik lang po nila yung mga documents. And then, kasama na nga po dyan yung briefing. Ano po pa itong briefing na tinatawag nila? Yung briefing, from the word briefing, i-brief ka nila. I mean, tuturo nila sa'yo kung ano yung mga step-by-step process na gagawin mo once nasa airport ka na. Actually, merong ibibigay ang company ninyo na ganito. Ayan, meron silang ibibigay sa inyo na guideline. I mean, yung kung ano yung pagkasunod-sunod. Basta ang pinaka-importante po nyo, you have this one. Yung kanilang inayos na yan. Letter of guarantee, itinerary, CMAS book, passport, POEA contract, and yung OEC. Okay? So, yan po yung mga napaka-importanteng bagay. And then, sa briefing, sasabihin din po nila yan kung pagdating po sa airport, lalo na kung saang port or airline kayo mag-a-arrive. So, meron pong agent na magsusundo or mag-aantay sa inyo doon. Tapos, siya na po ang bahala sa inyo kung saan kayo didiretso. By the way, gagawa ko ng separate video about that once nag-check-in na tayo from airport hanggang sa makalari tayo sa ating arrival port hanggang sa ating pagsampa pag onboard. Kung ano nga po yung mga kaganapan so that you will have an idea kung ano nga po yung mga mangyayari, di ba? So ayun, so hanggang dito na lamang po dahil ang ating topic lang for today is ano nga po yung kaganapan sa dispatch and briefing. So huwag kayong kabahan, basta importante is complete pong ating mga requirements. Then after that, ready to go na tayo. So if you'd like more videos, you can comment down below. And then please don't forget to click the subscribe button, pa-follow na rin pa sa ating page. And of course, pa-follow pa rin na rin po ng ating bell para ma-notify tayo sa mga susunod na videos. Thank you, babush! Hi guys! Hello mga kasismisan, mga kabaro. Ayan. Ngayon po, andito kami ngayon sa office for dispatch. Ayan. Ayan ang ating mga kasama. Hello naman daw, John C.